Yun, sa Marcos administration's gawa hindi po salita. Yan po ang estilo ng pamamahala ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nakikita naman po natin yan mga tol sa kaliwat kanang activities ng ating mahal na Pangulo na bago po siya magsalita ay gumagawa muna. Pero ito pong partikular na pag-uusapan natin, ito po ay ang paghahayag ng ating gobyerno sa pangunguna siyempre ng Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos na pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaso ngayon dito po sa dalawang general at dalawang colonel na di umano'y kumakalakal po sa illegal na aktibidades sa kanilang pamumuno sa Philippine National Police. Kaya naman, kahapon sa press conference na isinagawa po nito pong si Secretary Abalos ay kanyang inihayag na tinanggap po ng ating Pangulo ang courtesy resignations ng dalawang general na yan at dalawang colonel at pinoproseso na po ang pagsasampa ng kaso laban po sa kanila, administratibo at kasong kriminal. Bago dyan, naka-live po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at YouTube channel kung maaari. Huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share ito pong ating live streaming. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng ating mga members, mga subscribers at higit sa lahat po ng inyong mga manonood. Kayo pong mga manonood na patuloy po na nagmamahal at sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat po. Idalangin din po natin palagi sa ating pang-araw-araw na panalangin ang kaligtasan at proteksyon ng ating Pangulo, sampu ng kanyang pamilya. Going back, dito po sa ating pinag-uusapan, nagkaroon po ng press conference kahapon. Ito pong SILG po natin kasama po ang mga miyembro po ng National Police Commission at ang ating Chief Philippine National Police. Ganito po kasi yan. Kapag ka nagsasama-sama po ang mga nabanggit na individual, ang SILG, ang NAPOLCOM Commissioners at saka ang Philippine National Police Chief, ibig sabihin po nun, buo po yung NBANC ng National Police Commission. Ang chairperson po kasi ng National Police Commission, ex officio chairperson, ay ang SILG. Kahit sinong maging SILG, automatic magiging chairperson po ng National Police Commission. At kahit sino naman pong maging miyembro o kahit sino pong maging chief PNP ay magiging automatic member po o ex officio member ng National Police Commission. Yan po ay nakukuha nila because of their positions like SILG and chief PNP. Yung apat na regular commissioners, ito po yung pipilian ng ating mahal na Pangulo ng tinatawag na executive officer or vice chairperson ng NAPOLCOM. In the absence, syempre, ng chairperson, yung ex officio, and then yung executive officer and vice chairperson ang pinakapinuno ng National Police Commissions. Going back, dito po sa topic natin, ito po yung naging press conference kahapon kung saan ipinakikita po ng ating DILG ngayon sa pangunguna ni Secretary Benhur Abalos sa kautusan ng ating mahal na Pangulo ang kanilang seryosong pakikipaglaban sa illegal na droga, partikular sa paglilinis po ng hanay ng ating mga kapulisan. Panoorin po natin ang press conference na ito kahapon ni Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat, Colonel Maranan at mga diyan, mga kababayan. Magandang hapon po. Today, the NAPOLCOM will announce its initial actions taken on the report of the advisory group regarding the courtesy resignations submitted by 953 police generals and colonels. Yan. Kung matatandaan po ninyo, nanawagan po si Secretary Abalos ng courtesy resignations sometime in January. Ano? At yan po ay nagresulta sa resignations ng mahigit po sa 900 police officials or third level PNP officers at apat po dyan, dalawang colonel at dalawang generals ang tinanggap po ng ating Pangulo ang courtesy resignations. Ano ba ang ibig sabihin ng courtesy resignations? Ito po yung pagkukusa na pagbibitiw sa ating kapulisan. Pero syempre, dahil nga po itong mga third level PNP officers na ito ay mahigit na po sa 20 taon sa serbisyo, meron po kasi tayong tinatawag na optional retirement. Or kapag ka ikaw po ay nakapagsilbi sa ating kapulisan,
ng aktibong serbisyo sa loob ng hindi bababa sa 20 taon, pwede ka na pong mag-optionally retired sa serbisyo. Pero dito sa ating mapapanood, hindi po ganyan ang gagawin ng ating PNP or particularly ang ating NAPOLCOM. Kasi hindi naman po pwedeng ang isang pulis na gumawa po ng illegal na activity ay hindi po mapaparusahan. Bagamat tinanggap po ang courtesy resignations para hindi po sila makatanggap ng anumang retirement benefit, sila po ay kakasuhan ngayon ng administratibo. Siyempre, wala pa rin diyang lusot doon po sa kanilang kasong kriminal. Pero lahat po yan ipapaliwanag sa atin ni Secretary Benhur Abalos. Patuloy po natin panoorin ang kanyang pahayag dito. But before that, I would like to introduce to you the members of the National Police Commission, myself as the ex-officio chairman. Uulitin lang natin ha. Ang ex-officio, automatic po iyan. Ibig sabihin, because of your position, you will be automatically appointed as chairperson ng National Police Commission. At yun po ang SILG. Dalawa po ang ex-officio dito po sa NAPOLCOM. Isang ex-officio chairperson at isang ex-officio member sa katauhan ng SILG at sa katauhan po ng Chief PNP. Tuloy po natin mga tol. Our Vice Chairman and Executive Officer is Commissioner Alberto Bernardo on my left, Commissioners Edelberto Leonardo on my right, Commissioner Ricardo Bernabe III, and of course, Commissioner Beatriz Aurora Vega Cancio. Okay, ngayon, napansin ninyo, di ba, bakit merong isang babae sa National Police Commissioners? Ganito po kasi yan. Ang itinatadhana po ng ating konstitusyon, particular sa batas po na Republic Act 6975 as amended ng Republic Act 8551, sa miyembro po ng NAPOLCOM Commissioners, dapat meron at least isang babae. Kaya sa lahat po ng government, simula po nung nabuo ang NAPOLCOM, lagi pong merong at least isang babae. Ang tanong, pwede ba apat na babae, lahat sila puro babae sa as NAPOLCOM Commissioners? Pwede po. Pero hindi maaaring magkaroon ng apat na lalaki at walang babae. Kasi ang sinasabi po ng batas, at least dapat meron isang babae. Sa apat po na NAPOLCOM Commissioners na yan, dapat isa po dyan ay manggagaling sa law enforcement sector, either active or retired. Kapag sila po ay active, once appointed as NAPOLCOM Commissioner, they will be retired from the active service. Yung tatlo pong National Police Commission officers o commissioners, sila po ay coming from private sectors. Yan po ah, sa mga nag-aaral po ng criminology dyan, dapat intindihin po ninyo yung sinasabi ko kasi maraming mga katanungan sa board na maaaring maitanong dahil po dito sa compositions ng NAPOLCOM. Tuloy po tayo mga tol. PNP Chief Benjamin Acorda Jr. as an ex-officio member. Bago po tayo magsimula, dapat malaman natin ano ba itong National Police Commission? Ano ba itong NAPOLCOM? Ayon sa Article 16, Section 6 ng ating Constitution, sinasabi dito, the state shall establish and maintain one police force which shall be national in scope and civilian in character to be administered and controlled by a national police commission. Ito po nanggagaling ang kapangyarihan ng NAPOLCOM. Sinasabi niya na ang police force is to be administered and controlled by a national police commission. Dahil dito ay nagkaroon ng creation ng NAPOLCOM kung saan nilagay dito, no, na itong commission na to ay attached, an agency attached to the DILG. No? So ito'y under ng DILG. So nakalagay dito ang composition niya. No? At nakalagay po sa Section 14 ng Republic Act 6975, it provides that NAPOLCOM's function shall be to exercise administrative control and operational supervision over the PNP. Further, under Section 2B of the NAPOLCOM Memorandum Circular 2016,
2022-002, it provides that the NAPOLCOM shall have primary jurisdiction. Okay, padaliin natin yung ini-explain ni Sir Abalos and Secretary Abalos. Ang National Police Commission, sa madaling paliwanag, sila po ay merong kapangyarihan over the Philippine National Police administratively. Ibig sabihin, lahat po ng administrative matters, ang pagtupad sa katungkulan ng ating kapulisan ay ino-observe po yan, sinusupervise po ng ating National Police Commission. At kapag ka sa kanilang pagganap ng tungkulan, ang katungkulan, eh meron pong nalabag doon po sa mga rules and regulations na dapat sundin ng ating PNP, maaari pong pumasok ngayon bilang disciplinary authority ang National Police Commission. Ito po yung sinasabi ngayon ni Secretary Benhur Abalos sa pagbanggit sa NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002. Ito po kasing 2016-002 na Memorandum Circular ng NAPOLCOM ang nagbibigay po ng kapangyarihan sa NAPOLCOM para po i-designate ang isang pulis kung siya po ba ay nakagawa ng pagkakamali o hindi sa pamamagitan po ng pagkategorize sa kanyang ginawa ng either slight offense, less grave offense, or grave offense. Nakalagay din po dyan sa National Police Commission Memorandum Circular 2016-002 ang mga kaparusahan na maaaring ma-meet ng ating mga kapulisan kapag sila po ay gumawa ng pagkakamali sa pagtupad ng kanilang mga katungkulan. Nakalagay din po dyan ang proseso sa pagkakaso, sa pagdinig, at sa pagbibigay po ng kaparusahan hanggang sa matanggal in the event na maparusahan ito pong PNP personnel. Under the same memorandum circular, kinakategorize po ng ating NAPOLCOM ang mga napakaraming possible offenses na maaaring magawa ng PNP into 8 major categories. Ano po yung 8 major category na yan? Yung tinatawag pong misperformance or mispisance. Ibig sabihin po nun, ikaw ay gumanap sa iyong tungkulin bilang pulis, pero ikaw ay nagkamali sa pagganap nito. Yung tinatawag namang pong nonpisance, ikaw po ay hindi gumanap sa iyong tungkulin, pero ang itinatadhana po ng ating batas ay dapat ganapan mo ang iyong katungkulan. Halimbawa, meron pong lumapit sa iyo bilang isang pulis, ikaw ay dapat mag-render ng police assistance, pero tinanggihan mo ito. Nonpisance ang tawag po doon. Yung ikaw ay gumawa ng isang illegal na bagay, halimbawa, ikaw ay nangotong, ikaw po ay nangharas, nanakit, yan po ay tinatawag na malpisance. At yung remaining na 5 pong kategory, nandiyan po ang dishonesty o hindi po pagiging tapat sa iyong tungkulin. Nandiyan po ang incompetence o yung wala kang kakayahan sa pagganap mo ng iyong tungkulin. Nandiyan din po ang oppression o pagmamalabis sa iyo bilang pagiging police. Nandiyan po ang conduct unbecoming of a police officer o gumawa ka ng mga aksyon o pananalita na naglagay po sa kapulisan o sa buong organisasyon sa isang hindi magandang pagkakataon o kahihiyan. At yung pinakahuli, yung disloyalty to the government. Ikaw po ay sumumpa bilang pulis at manunungkulan na po protektahan at seserbisyuhan ang sambayanang Pilipino. Kaya ang pagtalikod po dyan ay disloyalty to the government. Ngayon, 8 pong major categories yan, pero hindi po yun yung isasampang kaso sa iyo. Kasi nakalagay po sa Memorandum Circular 2016-002, yung specific na kaso na maaari pong isampa sa iyo na maaaring incompetence, maaaring disloyalty to the government, maaaring conduct unbecoming of a police officer, among others. Okay? Pinapaliwanag po dito nitong si Secretary Benhur Abalos ang proseso kung paano po ginaganapan ng ating National Police Commission ang kanilang mandato under the Constitution. Ituloy po natin ang sinasabi ni Secretary Benhur Abalos. Jurisdiction over grave administrative cases. So you know, nilalay daw namin ang basis sa ngayon kung bakit ang NAPOLCOM po ang umahawak ng mga kaso na ito. Dahil ito'y sinasabi sa ating konstitusyon at doon mismo sa creation ng NAPOLCOM. In this light, NAPOLCOM will now handle the administrative cases arising from the recommendations of the advisory group.
alam nyo naman na nagkaroon tayo ng advisory group na siyang nag-review lahat po nitong 953 na Police General and Curtis na sabite na resignation. For clarity, any criminal cases will be handled by the Deputy Ombudsman for Military and other law enforcement offices o MILEO. Para sa ating mga kababayan, ang pagdisiplina sa hanin ng kapulisyahan ay usually tatlo po yan. Number one, yung internal affairs o yung IAS sa tinatawag. Number two, ito nga na polko, yung sinabi namin. Ang pangatlo ay ang MILEO. Ano yung MILEO? Ito yung military and other law enforcement offices. Okay, lilinawin lang natin ha, yung pinapaliwanag ni Secretary Benhur Abalos. Kasi syempre, hindi naman po siya talaga matagal nang involved sa circumstances na ito. Kaya medyo meron pang kakulangan doon po sa kanyang ipinapaliwanag. Ganito po yan, gawin natin komprehensibo yung pangunawa natin sa pinapaliwanag na ito ni Secretary Benhur Abalos. Ang pagdisiplina po sa kapulisan, yan po ay ini-impose ng tinatawag po na DA, Disciplinary Authority. Sa ating kapulisan, marami po ang disciplinary authority. Depende po yan sa kaso o paglabag sa internal rules and regulation o sa ating mga umiiral na batas. Kapag ka ang category po ng offense ay tinatawag na breach of internal discipline, ibig sabihin, nakalabag ka sa rules and regulation ng ating Philippine National Police, ang meron pong jurisdiction sa iyo ay ang ating mismong kapulisan. Kapag ang penalty po ay 1 to 30 days, 1 to 15 days rather, ang meron pong disciplinary authority sa police na maaaring maparusahan ay ang chief of police sa inyong pong mga local places, local police stations, ang chief of police 15 days. Kapag ka ang penalty ay maaaring umabot po sa 30 days, ito po ay ang may kaparusahan na maaaring magbigay ng disciplinary authority ay ang provincial director. Breach of internal disciplines po itong sinasabi ko. Ha? Kapag ka 60 days, ang regional director. Kapag ka 6 months or 180 days, ang ating Philippine National Police Chief. Ngayon, sa iba pang mga paglabag, maaaring kriminal at administratibo, papasok po dyan ang tinatawag po na mga disciplinary authority. Unahin natin yung binanggit po ni Chairman, ni Secretary Benhur Abalos na MILEO. Ito po yung Office of the Ombudsman. Isang division po yan sa Ombudsman kung saan i-charge po ang mga police na nakagawa po ng pagkakamali administratively or criminally. Ang NAPOLCOM is a disciplinary authority din po. This NAPOLCOM and Ombudsman can impose penalty mula po sa suspension, demotion, up to the dismissal from the service. Ngayon, other than that, meron pa pong iba. Nandiyan po ang ating local government units like mayors. Ang mayor po ay meron pong kapangyarihang mag-impose ng disciplinary o ng discipline sa ating mga kapulisan. Kapag ang penalty po ng pagkakasuspinde ay maaaring umabot sa 30 days, pwede pong magsuspinde ang mayor sa kanyang local police, sa kanyang nasasakupan. Meron din pong tinatawag na pleb. Ito po yung dapat nyong malaman kasi sa lahat po ng mga binabanggit ng ating butihing sekretary, ang pinakakinakatakutan po ng ating mga kapulis, ng ating mga kapulisan ay ang masampahan ng kaso sa pleb. Ano po ba yung pleb? Matatagpuan po ninyo ito sa inyong mga local government units. People's Law Enforcement Board. Ito po ay binubuo ng private sector. Dalawang manggagaling sa sangguniang pangbayan or panglungsod, isang representative po yan, saka yung Associations of the Barangay Captains. Tapos yung tatlo pong natitira ay manggagaling po sa community. The only qualifications is that they are known for their probity and integrity. Ngayon, sa tatlo po na yan, dapat at least meron po dyan ang lawyer. Kung walang lawyer, meron pong college graduate. Kung walang college graduate, dapat at least meron pong principal ng elementary school kung saan po kayo locality located. Yan po yung composition ng pleb.
na maaari pong mag-impose ng suspension, demotion, or dismissal from the police service. Bakit po sila kinakatakutan ng ating mga kapulisan? Kasi alam nyo naman na kapag ka-civilian, karamihan po dyan walang pusong pulis. Kung ano po yung nakasulat, i-impose po nila yung discipline. Kaya kung meron pong pang-aabuso na ginagawa sa inyo ang mga kapulisan, lumapit po kayo sa inyong People's Law Enforcement Board at sigurado iikot ang tumbong ng pulis na umaabuso po sa inyo. Pero dapat may tapang po kayo kasi may mga pulis na gumagamit po ng karahasan para po takutin yung kanilang mga complainant at hindi na lang po ito magreklamo. Sa umiiral po nating sistema sa ngayon, huwag po tayong magpapatakot. Ang mga pulis ay dapat tagapagsilbi po ng ating mga kababayang Pilipino at hindi po sila dapat tinitingala bilang ating superior. Instead, dapat ang mga pulis, tayo pong mga sibilyan, tayo po ang tinitingnan nilang boss. Kasi nandiyan po sila para po magsilbi at magprotekta po para sa atin. Ngunit wag din po nating kalilimutan, on the other hand, na respetuhin ang ating mga kapulisan. Kumbaga, kung walang respeto tayong makukuha sa ating kapulisan, and that's it, na kung gumawa sila na mali, idemanda po natin. Pero kung gumagawa naman po ng mabuti ang ating kapulisan, irespeto po natin sila na meron pong mataas na pagtingin para po sa kanilang uniform. Hindi po sa kanilang pangalan, kung hindi sa kanilang pagiging uniform, pagiging pulis. Ngayon, narinig po natin, binanggit kanina, nitong si Secretary Benhur Abalos, ang Internal Affairs Service. Iko-correct ko lang po ng bahagya si Secretary Benhur Abalos. Kasi ang Internal Affairs Service po is not a disciplinary authority. Ang ibig sabihin po noon, wala pong kapangyarihan ang IAS na mag-impose po ng penalty. Ang kapangyarihan lamang po ng IAS ay mag-conduct po ng motu proprio investigations or automatic investigations sa mga circumstances na binanggit po sa Republic Act 8551, na ang ibig sabihin po ng motu proprio investigations automatic, na kapag ka nangyari po, halimbawa may nagpaputok ng baril, ito ay isang pulis, dapat automatic investigahan po yan ng Internal Affairs Service. Ilan po yan sa mga binanggit doon sa Republic Act 8551. Now, ano ba ang kapangyarihan ng Internal Affairs Service? To recommend lamang. Sila po ay magsasagawa ng pre-charge investigation at kapag kinakitaan po nila ng paglabag sa anumang alituntunin ang nabanggit na pulis, irerekomenda po nila itong sampahan ng kaso either sa mga binanggit na po natin na mga disciplinary authority. At tatandaan po natin, hindi pa pwedeng mag-double charging ang isang complainant kasi papasok po iyon sa forum shopping. Ang ibig sabihin po ng forum shopping, nagsampa ka ng kaso, for example, sa Napulcom, tapos nagsampa ka ng kaso sa ombudsman, parehas lamang ang isinampa mong kaso. Hindi po yun pwede. Magbabiolate po iyon sa karapatan ng respondent. At outrightly, i-dismiss po iyon ng investigating unit ng ating mga disciplinary authority for forum shopping. Okay, balik ngayon tayo dito sa sinasabi ni Secretary Benhur Abalos. At malalaman ba natin ang pangalan ng mga dalawang general at dalawang colonel na sinasambit dito? Tinanggap daw po ng ating Pangulo ang resignation at sasampahan po ng kaso. O, unahan ko na kayo. Sa ngayon, hindi pa po natin malalaman kasi ang sinasabi po ni Secretary Benhur Abalos, isasampa mo nila yung kaso bago po nila pangalanan yung mga pulis na sangkot dito. At yan po ay kabaligtaran sa nangyari sa nakaraang administrasyon na pinangalanan ang mga pulis pero wala naman pong nakasuhan. No, and doing under the office of the ombudsman. Pero hinahati namin ang trabaho. Masa sinasabing administrativo at administrative cases na polkong po yan. Basta criminal cases, it could now be handled by the Moleo. Ngayon, mabalik tayo sa sinabi ng advisory group. The advisory group recommended the following. Number one, non-acceptance of the resignations of 917 officers. Number two, further investigation of 32 other officers. And number three, acceptance of the courtesy resignations
and filing of administrative and or criminal cases against 4. Inuulit ko, 4. Yan, ha? O, linawin ulit natin. Para lang mas matandaan po natin. Parang nag-aaral tayo sa klase ngayon. 917, tinanggap po, ay hindi po tinanggap ang courtesy resignations. Tapos 32, for further investigations. Ang ibig sabihin po nun, mas lalaliman pa ang pag-iimbestiga doon sa 32 kung tatanggapin ba o hindi tatanggapin ang kanilang courtesy resignations. 4 dito ngayon, sa 953 ang tinanggap ang courtesy resignations. At ito ay 2 colonel at 2 generals. Tuloy natin, mga tol. Specifically, 2 generals and 2 colonels. No? So, ito po ang rekomendasyon ng advisory group. For clarity, again, acceptance of resignation is without prejudice to any administrative cases against these officers and will not release them from any liability. Further, on April 24, 2023, then PNP Chief Azurin filed a complaint affidavit with the NAPOLCOM against 2 generals for grave misconduct and grave neglect of duty, among others. The penalty for these offenses is dismissal, forfeiture of benefits, and perpetual disqualification for any public office. Last Friday, the President announced that he would accept the courtesy resignations of the 2 okay. generals. Now, ano yung perpetual disqualifications to hold public office? Sa madaling paliwanag, hindi ka na po pwedeng maging public officer habang ikaw ay napubuhay. Ano, during your lifetime, hindi ka na maaari pang mapasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Yan po ang ibig sabihin ng perpetual disqualification to hold public office. Isa po yung accessory penalty sa kasong kriminal, and kasama din po yan sa tinatawag po na inherent penalty sa kasong administratibo. Tuloy po tayo, mga tol. As for the 2 colonels, the NAPOLCOM has today issued, kakatapos lang po namin ng isang meeting, no, mahabang pagpupulong ito, at isa sa tinalakay namin ay tungkol na dito sa kaso ng colonel. Kabahagi siya doon sa tinalakay namin. The NAPOLCOM has today issued a resolution to proceed with the pre-charge investigation against them. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng pre-charge investigations? Although babanggitin naman ito ng Secretary Abalos mamaya, pero paunahan na po natin. Ang pre-charge evaluations po, ito po ay katumbas ng tinatawag pong preliminary investigation sa kasong kriminal. Ang ibig sabihin, bago po sampahan ang kasong administratibo, aalamin muna kung meron po bang sapat na basihan o yung tinatawag pong probable cause ang pagsasampa ng kasong administratibo sa isang pulis na nakagawa di umano po ng paglabag sa mga alituntunin na umiiral po sa ating lipunan. Yan po ang ibig sabihin ng pre-charge investigations. Okay, tuloy po tayo, mga tol. The NAPOLCOM will recommend to the President that he should accept these 2 colonels' courtesy resignations as well without prejudice to their administrative liability. No? Kung sila nga ay matuloy na sa actual na pag-charge sa kanya, sa kanila, yung administrative na pag-file. Sa mga nakikinig po, para hindi lang kayo malito, sa ordinaryong piskal, magre-reklamo si Juan de la Cruz. Pagreklamo niya, tatawagin siya ng piskal. Ang tawag niyang preliminary investigation. Aalamin kung sino paniniwalaan. And then, kung paniniwalaan, magiging People of the Philippines, isasampa na po ito sa US, sa judge. Sa NAPOLCOM, ganun po ang nangyayari. Magre-reklamo ka, pag-file mo, meron kami tinatawag na pre-charge investigation. Yan ang parang preliminary investigation sa fiscal. And then, ipa-file namin ito. No? Para lang maniwala ka, makalali dito ang ating mga kababayan.
Ito'y sinasabi ko lang para malaman ninyo na talagang umaaksyon ang National Police Commission. Ngayon, magpunta tayo dito sa dalawang general muna para lang maniwala ka na lahat. May reklamong pinal sa kanila si Chief Asuril. At ngayon, itong reklamong ito ay nandito na ngayon sa NACOLCOM. Pre-charge namin. Patitingnan na namin kung ito'y may weight o wala. At pagkatapos ito, ay of course, tinatanggap ito ng ating Pangulo. Aantayin namin ang sulat ng Malacanang kung ano ang kanilang sagot po rito kung tatanggapin o hindi. Pero ito importante. Maski tanggapin ang resignation, tuloy-tuloy ang kaso laban sa mga ito. Yan na, maliwanag mga tol. Kahit tanggapin ang resignations, tuloy-tuloy ang kaso sa mga ito. Ngayon, bakit po natin ito tinatapik? Ako po, pusong pulis po ako kasi dati po akong pulis. Mahal ko po ang Philippine National Police. Marami po akong mga kaibigan, classmate, kakilala, boss, at kung sino-sino pa, estudyante na nasa PNP po ngayon. Mahal ko po ang PNP organizations. At hindi ko po ito sinisiraan. Pero kapag ka mahal mo po ang isang bagay, dapat pinahalagahan mo ito. At ang pagpapahalaga po niyan, kung minsan, kaakibat po niya ng sakripisyo. Kailangan po natin magsakripisyo. Ano yung sakripisyo? Tapangan po natin, lalong-lalo na kayo pong mga member ng Philippine National Police, na yung mga kahanay po ninyo na mga tiwali ay matanggal na sa serbisyo. Kasi sa huli, kayo pong mga nakasuot po ng police uniform ang maaapektuhan kapag ka gumawa po ng pagkakamali ang kabaro po ninyo. Ako, wala na po ako sa PNP. Gumawa man ng pagkakamali ang mga PNP personnel ngayon, wala nang epekto sa akin yan dahil tanggal na po ako sa serbisyo eh. Pero kayo pong mga nandiyan sa serbisyo, dapat pinahalagahan nyo po yan. Kaya yung ginagawa po ng ating Secretary of Interior and Local Government, syempre sa ilalim ng Marcos Administrations, huwag nyo pong ikagagalit. Yan po ay para sa ikabubuti ninyo. Na kayong mga 228,000 police personnel sa kasalukuyan, uniform personnel ang binabanggit ko kasi meron pong NUP din. Yung 228,000 uniform personnel, dapat na pangangalagaan nyo po ang inyong reputasyon. At yung reputasyon na yan ang magiging dahilan para pagkatiwalaan po kayo ng publiko. Kapag ka walang tiwala ang publiko sa ating kapulisan, mahirap magtrabaho. Alam na alam nyo yan, mga sir and ma'am, na nakabase ang effectiveness and efficiency ng inyong pagtatrabaho sa tiwala at pagsuporta po ng ating kapulisan. Kaya pag nalinis, finally, ito pong hanay ng kapulisan, sigurado malulugod po ang ating community at mas magiging madali po ang pakikipagtulungan nito sa trabaho po ninyo bilang pulis. Wala po tayong hinahangad dito kung hindi mapabuti ang hanay po ng ating mga kapulisan. Dahil after all, medyo totoo ang kasabihan. Although biro lamang po ito. Huwag kayong magagalit, magbibiro lamang po ako. Ito po ay kasabihan, kabiruan, na ang police is next to God. Biro lang po yan ha, baka mga relihiyoso ay magalit. Kasi bakit? Sa pagbibiro, Diyos ko, tumawag po kayo ng police. O, di ba? Diyos ko, bago police. Pero yun po ay isang biro lamang na kung titingnan po natin may katotohanan. Aasa po tayo sa pulis. Kaya dapat, ang pulis na inaasahan po natin, meron din pong pagmamalasakit sa atin. Higit sa lahat, meron din pong tiwala na makuha sa taong bayan. Kaya salamat muli kay Secretary Benhur Abalos sa Marcos Administrations dahil inahangad po nila ang kapulisan na wala pong bahid ng anumang katiwalian. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating programa, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat at muli maraming salamat po. Nagpapasalamat din pala ako sa nag-send po ng super chat kanina. Merong nag-send ng super sticker eh. Si Nora, $5 super sticker. Maraming salamat po sa inyo.